Assalamualaikum guys, dito na tayo sa Sibuto. Ito yung Sibuto, Talubana. Yung sa likuran ko, yan na yung si Tangkay. Malapit lang yan dito. Pupuntahan din natin yan. So ayun guys, kung pupunta ka ng si Tangkay, so dito ka sasakay sa Talubana para malapit lang. So yung pamasahe dito, kung makasabay ka doon sa sasakyan nila, parang maaga yata. Kung makasakay ka, makahabol ka, 50 pesos lang yung pamasahe, minsan 100. Pero kung hindi mo na sila maabutan yung mag-travel pa si Tangkay, kailangan mong mag-hire ng pump boat. Magbabayad ka ng 500. Bali, yung back and forth mo, 1,000. Kung hindi ka na makahabol doon. Yan yung sasakyan natin guys. Punta tayo na si Tangkay. 30 to 45 minutes. Grabe yung alon guys. Enjoy rides. Rides na naman tayo sa tubig. Yan. Okay, malapit na tayo guys. Yan ay si Tangkay. Rose there. Inshallah. Yan, nagbibiyahe din. Dito na tayo guys sa si Tangkay. Ikotin natin. So wala pa nakapunta dito, makikita niya yung lugar kung gaano kaganda. So bali yung isla na ito, maraming bahay siya. Maraming bahay sa gitna ng isla. Malapit na to sa Saba guys, yung kiniklaim ng Pilipinas ngayon. Issue. So, itong si Tangkay, bali yung mga paninda nila dito, bumibilis na dito sa tubig yung kalakala nila. Parang sa One Piece to na lugar. Nasa tubig yung bintahan nila, yung kalakala nila ba pang inegosyo. Dito sa tubig, ano, ganda. Ganda ng style ng lugar nila. Napaka-unique talaga ng si Tangkay. Wala tong kapareha. Bali yung mga dito wala kang makikita na nagmumotor, walang motor dito. Puro bangka lang, kumbaga yung pangaraw-araw nila, bangka lang. Instead of magmumotor, yun na nga kasi palibutan ng tubig. Yung mga tao dito magaling magbangka kahit babae. Mashallah. Kasi sanay sila sa bangka. Tsaka dito, lakad-lakad lang talaga yung mga tao. Napaka-healthy. Of course, mahirap yung sasakyan dito. Wala kang makikita sasakyan dito kasi nga, yun na nga, palibutan ng tubig. Pero kompleto naman dito, may signal. Minsan nga, pawala-wala. Yan. Sobrang busy na lugar. Dito na tayo, malapit tayo sa sentro. Kompleto dito, mayroong Palawan, mayroong yung loiler. Kahit anong mga gamit. Yung mga taga Sibuto dito pumupunta araw-araw sila. Araw-araw sila na mamalingki, araw-araw sila bumibili ng pangangailangan. Ito yung municipality na nasa tubig. Pero improve siya kasi maraming paninda. Kompleto-kompleto din dito. Ayan, napaka-presko pa yung mga isda nila. Makikita nyo mamaya guys, merong mga paninda. Yung market nila is nasa tubig. Sa mga bangka lang sila nagtitinda ng isda, mga prutas, gulay. Makikita natin mamaya. I-videoan natin. Yan.
abangan nyo sa susunod na video ko, guys. Titingnan natin kung ano yung mga paninda dito. Maglakad-lakad tayo.